ating Panginoon at saka yung disciples niya, provided the apostles, yung mga apostoles at disipulo, ang apostol po ay disipulo rin. Kaya lang, mas malapit sila sa Panginoong Jesus. No? Kaya kayo, kung disipulo kayo, dapat napapasakay mo sa salita ng Diyos parati. No? Kasi ngayon, talaga mo naman kayo ang disipulo, hindi na makikilala ang Panginoong Jesus. Di ba? No? Yung iba kung isa ka sa ano, isa tao niya, sa Old Testament, hindi ko lang maintindihan yun. Pag-umisa kayo sa Gospel, simulan din sa Mateo, sa Marcos, sa Lucas, sa Juan, so, ano lang po yung masinabi at halimbawa ng ating Panginoon. Dapat yun, kung disipulo kayo ng Panginoon, pinapakalala yun. No? Ha? Kaya lang yung panalangin natin eh, may banal na kagalakan. No? Yung pag wala ating kagalakan ngayon, eh malamang eh, malamang eh, disipa lang kayo, wala kang pulang. No? Ha? Eh kasi, hindi yung pinahalagay. No? Kaya ang sabi ko na dapat, pagpagin na rin yung ginagawa, eh, di ba ba yung kaso para panagin ko na inahalaga ng salita ng Diyos? Di ba na pinapakalaga ng Panginoon ni Jesus Cristo? Ano? Ha? Kaya pala hindi ako kakalat na ng kagalakan. O kaya yung ating salang tubunan eh, yung tron eh, yung tumbul, yung tambul eh, ano yung tumulo? No? Yun ay kagalakan ng mga sumasampalataya sa Panginoon ni Jesus Cristo. Sa pangalan ng Panginoon Jesus Cristo kayo dumating. No? Wala lang namin sinasabi ng San Juan na nag-umpisa siya ay salita ng Diyos at nalipa tayo ng mga. No? Nalipa ang mundo nito sa pangalan ng Diyos. Tayo sa iyo ay may kainahan dahil sa ating pagsuway sa kanyang kalupan, nasa tahan ang pinto ng kanila. Tayo ay kinapunin sa mundo at tayo ay mamamatay. No? Ngayon yung natin, tayo ay makakagunas. Tingnan nyo naman tayo, makakagunas na yan. Ngayon ang mga Diyos, hindi na tutuwa doon. Hindi siya natutuwa na tayo ay mapunta sa oras. Kasi tayo ay binigyan niya ng buhay eh. No? At ang nasasabi ko na ang Panginoon, ang tingin sa atin, mga anak na tayo. No? Kaya sa sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoon, ay bumabay siya sa dami. No? At bago yung nangyari, yung sinasabi na ng mga propeta, no? Na itong Panginoon nito ay susunod doon sa linya ni Hari Nabi. Kasi si Hari Nabi eh, inalugdan ng Panginoon ng puso, no? Kaya lang eh, nagkapanilang isang beses si Hari Nabi. No? Kaya kayo, kung tayo mamalaki, no? Lang tayo may kinahangin. No, kaya hindi ibig sabihin, hindi na tayo nagdala ng Panginoon. Ang mahalaga lang eh, nagpapakatumbaba tayo, na hinikilala natin, na tayo rin may kailangan. At hindi natin lumuskahan ang ating kapwa. Ang pwede lang natin talagang lumuskahan ay ang sarili natin eh. No? Kaya masabi natin na, eh, kung nagkamali ako, nagkamali ka rin. Kaya na tayo yung nangyayaman sa pagkitas. At yun na, nagtatawang tao ang Panginoon. No? At siya nga, hindi natawag na Jesus Nazaret. No? Na gumawa na napakamaraming himala, maging ang patay ay binubuhay niya. Maging ang dagat ay inutusay. Maging ang pagkaangin ng kapanamin.
isip mo, walang namatay na. Pero, nung oras niya, siya mismo, natalo niya ng sarili ko. Kasi, nung sinasabi niya doon sa, ito, hindi ng libo, uuwi na siya. Sino na yung mga sundan? Sino na yung alam niyo? Si Jesus sa sarili. Ako yun. Manitas pa siya ng mga ito. Ako yun. No? Inisipin ko yung mga sana. Ako yun. Uliin na ako. Nung kayo, alam naman niya na napakatindi pagpapaksa sa akin. Talagang nag-take advantage sa kanya. Namatay nga siya. At yun ang hindi na sa kanya mga kapatid. Mga isipin na ating pangyayon. Pero kung ano yung sinabi niya, pakalamahan ng tatlong araw, dalawa siya. At yun yung tinipo natin tulong sa Easter season. Ang gano'y Easter season pa rin. Ayun po na eh, dapat ang sinabi ng mga disipulo, mga apostol, malibang kayo rin. Na hindi sumasakala tayo na ang Panginoon ng buhay. Kaya ang Panginoon sila ng pagkita. 40 days, no? 40 days ang Panginoon ng pagkita at pinamalas niya na siya lang yung Panginoon ng pinatay at dahil sa kanyang mag-ago sa sarili na palupatan siya ng Diyos at binigay siya ng Panginoon ng buhay na hindi siya mapamatay. Yun po yung at si hindi na natin, kaya sinasabi ko na yung pag-aalay niya, hindi natin makiiwaw si ang papel na natin natin na. Sabagat, mahalayin natin yung ikaris niya. Yung mga ibang nila, basta mahirap yung mga anak, ayun, hindi. Di ba rin ang mahirap kayo, mga kayo din, maniyo. Kailangan mahirap sila, baka puro sa buhay. Hindi nga sabi mo na, eh, kung ano gusto mo, hindi ko para sa iyo, hindi ka mo kayo, i-spoil mo lang sa iyo, kasi ano ko. No? Pag nag-aaral ka, gano'n sa iyo. Dahil ano ko siya, kahit na wala nga mo, kung nag-aaral ka na mabuti, dahil ano mo, hindi ka no? Pero kung kakalimutan, ganyan lang pag iyong mga pag-aaral, eh, paano mabigay ko sa Diyos? Hindi tayo sa pera. Kasi ang pera mo wala rin. Pero pag ang buhay mo, tapos ka. Kaya ang buhay galing sa Diyos. At ang dami, ang buhay ay galing sa Diyos. At natutuwa nga tayo na iniyak-iyak na sa langit. Ibig sabihin ito na yung last day ng ating Panginoon sa mundo ito. He was driven up to heaven. Dito na siya sa langit. At sa kanya ay binalik ang kanyang panggulat at kapangyarihan. Lahat ng sa absolute power, authority, yan ang sabi natin. Kaya may mga prayer din naman yun. Kaya tapos yung mga ali-ali din, no? Kaya representative yan ng nation, no? Na nakita na sila pala ay wala akong kumpara sa pagmamahal ng Diyos. Kaya sila nandito para pagbuhay. Ano lang ito kasi, kukuhaan niya yun. Kaya may naman ang mga ano ito, mga hari, pero mga kasabihan tayo lang ng mga matayin sila. No? Sana naman eh, natutunan ng mga anak nila pagkakamalin ng mga mga mga. Magkakulit eh. Patuloy silang ang buhay tayo na ako sa Diyos. Kaya nga sinasabi dito sa atin ni San Pablo, no? Tungkol sa kanyang sulat na ang lahat ng pamilihan na naibigyan na lugar, lahat ng mga anghel, mga lahat ay susunod sa ating Pablo. Sinasabi mo dito sa inyong pagpasa, eh, inaalis na siya, pero hindi tayo may iba. No? At sinong kapalit niya? Ang natulog mo pa rin. Ang Espiritu Santo ay hindi tayo, but this is the Holy Spirit. No?
Pero ang kakaroon na namin, yung mga legal na rin at yung nagbabas na lang yung salita ng Diyos, yung nagbabas na parating, no? Yung kakaroon na naman, maganda mo niya, nakakaroon. Parang malakas na ang loob ko, masalita ng Diyos sa aking darating sa pananampalataya. O, hindi ka naman kailangan ng salita ng hindi yung paranasan eh. So, yung karanasan mo sa yung pananampalataya, pareho ni San Pedro, ni San Juan, ano ba yung mga ito? Mamamis na, walang pinagsalanan. Ang pinapakita naman nila ay naranasan nila sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi mo lang kailangan kami iskola. Kung minsan, iskola, nakakalito pa, hindi mo maintindihan sila sa akin. Yung karanasan mo mismo sa iyong pananampalataya, sa Diyos na buhay at nangihingi sa atin. Kasi pagkakita sa langit, sinasabi niya na, hiningin mo ang lahat ng bagay. At ibibigay sa iyo na naman. Kaya yung prayers natin langit, through our Lord Jesus Christ. Or through our Lord Jesus Christ, through the only God and Son, our Lord Jesus Christ. Yung langit may pangalan ng Kristo. Sa pagkakita na niwala tayo, na ang Panginoon nasa langit, hindi hindi. Na ang Panginoon, kikita natin kailangan ng ating pamalayan. At kung tayo ay sasampalataya sa Kanya, sigurado mapapanggan ang ating pamakasalanan. Ngayon araw na ito ay bibigyan din natin ng parangal ng ating mahal na Ina. Itawag natin Flores. Saan nagpupuntong tayo ng corona na may kung ano, kaya mamaya may hindi pangyay ang pagkakas ng isa. Kasi pupunin mo na natin ng Diyos sa ating Panginoon Kristo. Pagkatapos ng isa, gagawin yan. Pagsitayin tayo natin, pahayin natin ang ating pag